Good morning. Welcome sa lahat sa Pilipinas at sa buong mundo. Live na live tayo ngayong umaga, mga family, ACC families and mga friends all over the world. Magkakasama-sama tayo sa loob ng mga more or less mga 1.5 hours. Sino sa inyo ang excited? Excited tayong lahat. Alam ko, bawat isa sa atin hinihintay ang araw na ito. Sa buong linggo, this is a special day. This is the Lord. This is the day that the Lord has made. We will be glad and rejoice in it. Wala pa akong nakita isang tao na hindi na-excite kapag imi-meet niya si Lord. Ang King of Kings ang nag-create sa atin at nagbibigay sa lahat sa atin ng ayuda araw-araw. Tuloy po kayo, yung mga ushers, patuloyin niyo po sila dito sa ating All for Christ Church Sunday Worship live streaming. Tayo po ay nagla-live streaming straight here from the main studio dito sa aming bahay sa Tanyag, Taguig City. Nakikita ko kayo dahil live nga tayo at mamaya nakikita natin lahat ng mga comments ninyo, lahat ng mga hello ninyo, mga thumbs up nyo, at saka yung mga heart, mga care, lahat ng reaction nyo, nakikita ng bawat isa. Kumusta kayo sa umaga na ito, the first Sunday of June? We will begin with our prayer meeting. Mamaya worship time, but this time is our prayer meeting. Prayer time. It's a prayer meeting online ng buong All for Christ Church family at kasama ang inyong mga kaibigan at inyong mga pamilya. We believe na ang Diyos higit sa lahat is the most essential, essentialist, ano ba yan? Pinaka-essential talaga sa buhay natin ang Panginoon. Hindi tayo lockdown at open ang kalangitan para sa atin, sa ating mga prayer. May isa lang checkpoint, mga anak. Isa lang ang checkpoint natin para makapasok tayo sa ating Ama sa Langit. Sabi sa Bible, Jesus is the way. No one comes to the Father except through Him. And nandito sa atin, Lord natin si Jesus Christ. Kaya pasado tayo sa checkpoint. Doon tayo sa feeling ng Panginoon. Tinatanggap natin ang paanyaya ng Panginoon that we come to Him, lalapit tayo sa Kanya, at ang pangako niya, didinggin niya tayo lahat ng ating mga prayers. Ang sabi doon sa Matthew chapter 7:7, ask and you will receive, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Pagbubuksan tayo ng ating Panginoon. Ang una nating ipag-pray, ready na ba kayo mag-pray? Ang sabi din ni Lord, we should come boldly to the throne of grace that we may find what we need. Siya ay handang tumugon sa atin. Unang-una nating ipag-pray, itong ating live streaming, itong ating Facebook, isamahan, magkaisa tayo, isang bagay, malaki ang magagawa kapag sama-sama tayo, magpe-pray tayo with intensity and with faith sa ating Panginoon. Let us pray. Let us pray. Ipagpe-pray natin ang ating live streaming. Father God, we come to you and we go online. O Lord, pinapasok po namin ang cyberspace and we take position. We take our position as your children. We take possession of the cyber world, O God. At hindi po kami mahihiya to go online and to obey your word, to go online and make disciples of all nations. At instead, Lord, how beautiful are our feet, are the feet of those who preach the gospel. Ngayon, Lord, sa kamay lang namin, Lord, we anoint you po ang aming mga kamay, aming mga fingers as we share this live streaming, as we share about your worship, as we share about your word, O God, anoint our hands, O God, anoint our fingers, O Jesus.
Let the cyber world be filled with your glory, O God, all over the world. O Jesus, O Lord, hallelujah. Let our postings, let our comments glorify your name. O Jesus, let our photos, let our videos lift your name, O Jesus. Thank you, Lord, for this time, special season that we can do this mula sa aming mga tahanan. We lift your name, Lord. We lift your name. We magnify your name in the social media, in the cyberspace. In the name of Jesus, amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Yeah, amen. Napakasarap na nasa kamay lang natin ang pamamaraan para i-glorify si Lord at ipanaganap ang kanyang mga salita. Number two na ipagpe-pray natin, yung mga kilala natin, kaibigan, kapamilya, na ngayon marahil nasa isolation, nasa quarantine facility ng mga gobyerno, nasa mga ospital, nasa mga bahay. At ang maganda nito, all over the world, pwede nyong i-share ito, you share it, i-tag nyo yung mga kaibigan nyo na alam nyo nasa quarantine facility, nasa ospital. Ang ate, walang gamot, pero meron tayong dakilang manggagamot. Let them know kung sino ka man naka-online ngayon, ikaw ay COVID positive or you are quarantine for 14 days, huwag kang matakot, anak, huwag kang matakot. Nung panahon ni Jesus Christ, yung mga lepers, may ketong, walang gamot yun. Pero may Jesus tayo na dakilang manggagamot. Yung mga bulag, yung mga pilay, mga lumpo, walang gamot nung panahon na yun. Pero may dakilang manggagamot. Yung babae na 12 years inaagasan, dinudugo, walang gamot na kayang magpatigil ng kanyang pagdurugo. Pero mayroong dakilang manggagamot. Sa oras na ito, gusto ko na i-lay hands mo ang yung parte ng katawan na may karamdaman. At sasamahan na natin kung may problema ka sa heart, may heart problem ka, may heart issue, may diabetic issues, mayroong internal organ problem, may sakit ka, may problema tayo sa isipan, naguguluhan tayo, yung emotion natin, hindi natin maintindihan. Ito ang oras natin. I want to declare, ito ang araw ng iyong kagalingan. This is your healing day. Let's pray. Let's all pray in unity. Father God, in your name, at sa pamamagitan po ng iyong mga latay, sa pamamagitan po ng iyong dugo, yes, na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, ay dinideclare po namin ang kagalingan, ang healing. We rebuke the spirit of sickness over a COVID virus in the name of Jesus. We rebuke the spirit of death, and we declare healing. If you believe in the name of Jesus, I declare you are healed right now of your heart problem. You are healed right now of your sugar problem, diabetic problem. I can see the renewing of your kidneys. God is putting and creating a new, fresh kidney sa iyo in the name of Jesus right now. In the name of Jesus right now, and your internal system, as you believe in the name of Jesus, you are new. Your system is normal. And I declare your heart and your emotion will be renewed. Amen. You will find hope in the name of Jesus. And you will rejoice in the name of Jesus. There is hope in Jesus. He is Lord of Lords and King of Kings. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Amen.
Napaka makapangyarihan na. You are healed. Believe that. Pangatlo, pagpe-pray natin ang ating Pangulo, may tagubilin din na ipag-pray ang mga Pangulo, ang mga hari. Pag-pray natin. Ready na ba kayo? Ready na kayo? Let's pray. Lord God, right now, hipuin niyo po ang aming Pangulong Rodrigo Duterte. Panginoon, we pray, O God, that you will send your mighty conviction of the Holy Spirit, that he will turn around and he will surrender, Lord, ang kanyang buhay sa inyo, Panginoon, at tunay na magiging anak mo siya. Lord, yung aming prayer na magkakaroon kami ng isang Kristiyanong Presidente, Lord, make it happen in this generation and make it happen in our time, O God, during the term of President Duterte, O God. We pray and believe President Duterte will be a Christian President. Panginoon, siya ang magpapromote ng worship sa Pilipinas at mga Pilipino. Siya ang magpapromote, magsesend ng mga missionaries throughout the world, O God. And truly, our nation will be a worshiping nation. Our nation will truly be intercessors. Our nation will glorify your name. Our nation and the Philippines will be evangelists throughout the world. In the name of Jesus, salamat po, naniniwala po kami dyan. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. And lastly, pagpe-pray natin yung ating online worship. I want you, gusto ko na itong worship natin ay talagang we make it serious. Hindi lang ito ordinaryong kantahan, pero mamaya as we worship, lahat tayo tatayo, lahat tayo aawit, lahat tayo sasayaw. Sapagkat sa Biblia, ang worship ay isang warfare. Lalong-lalo na kailangan natin sa panahon ngayon. During the time of Jehoshaphat, ang worship ang ginamit ng Panginoon para lipulin, talunin ang kanilang mga kaaway. Pinalibutan ang Israel ng mga kaaway, pero sa worship lang nila, natalo ang kaaway. And we believe, kahit na dun sa New Testament, na sa kulungan ni Paul, nag-worship sila. At ang mga pintuan na yanig, at nabuksan, na unchained sila. And we believe sa ating worship sa umaga na ito, maraming kulungan ang ating lalabasan at maraming kaaway ang ating malulupig. Ano ba ang iyong kaaway sa oras na ito? Ano bang kaaway ng iyong pamilya? Worship lang tayo. Ano bang problema mo sa buhay? Finances, health, whatever. Let us pray at for our worship. Thank you, Lord, sa aming worship, and as Lord, we join our hearts in unity. We will lift your name, O God. Yes. Aawit kami ng buong lakas, O Lord. We will, as we love you with all our heart, our mind, our strength, our soul, O God. Tataas po namin ang iyong dakilang pangalan. We will glorify your name, O God. Let sa our Facebook, our live streaming be filled with your glory, O God. Thank you, Jesus. Anoint our lips as we worship. Let the music bring sense, sanity, Panginoon, sa mga naguguluhan ng pag-iisip right now, like what you did with Saul. When David played music, nagkaroon ng kagalingan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Bago ka matapos, I want you to share. Huwag muna tayong mag-watch party. Dito muna tayo sa sama-sama tayo. I want you to click that heart. I want you to share, say amen sa pag-preach ng ating Word of God mamaya. At alam ko, kumikilos ang Panginoon sa kalagitnaan natin. Praise the Lord. Good morning, church. This is our first Sunday of the month, and this is the day that the Lord has made, so we will rejoice and be glad in it. Tumayo po tayong lahat at simulan natin purihin ang ating Panginoon ngayong umaga.
Come on, clap your hands to Jesus. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what
of Jesus. Let's lift his name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death is paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death is paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name. Just on the voices. High. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 We lift your name. Buti mo, Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, O Diyos. Lahat ng oras sa bawat
mahal. Iyong kaawaan ay magpawalang hanggang. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Dakila ang iyong pangalan, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin at aming sinasamba sa umagang ito. Ang lahat ay aming binabalik sa inyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Napakabuti niyo po, aming Panginoon. So, magandang ito, patuloy po kami magpupuri, sasamba, magtitiwala sa inyo na aming dakilang Diyos. At dalangin namin sa aming pag-aaral ng inyong salita, samahan niyo po kami pangunahan at turuan na inyong banal na Espiritu. We welcome your presence today. We want to thank you for this new day you have given to us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hello, ECC. Magandang umaga sa inyo lahat at pati na sa ating mga first-timers probably na nakasama ngayon at sa inyo na maaaring napadako dito sa aming online worship live streaming, we welcome you. Alam nyo, napakasarap po at napakainam na magpuri, magpasalamat sa ating dakilang Diyos at makinig sa kanyang mga salita. Pero bago po ako dumako sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos, gusto ko lang batiin yung mga ilan din nakita ko sa comment section, although hindi ko magagawa ang lahat. Pero napansin ko po dito, hi Tess Flores, nandas Makabite, praise God sa inyong pamilya, sa inyong buhay. Mga Betis, nakita ko dito, Jessel Betis ng Calaca, Batangas. Of course, si Mercy Altarejos ng Japan. Hi Mercy, kumusta ka muli anak? Nakita ko rin dito si Kim Graciano sa Cavite, Ilida Gomez, sabi dito kanina ni Highwell, hi, I'm Highwell. Hi, Highwell. Nakita ko din Pastor Roman Guevara ng UAE. Praise God sa buhay mo, anak, at sa ministry na patuloy mong pinungumunahan. Sabi din ni Mike Wong, kami po, laging excited po. Kanina, nagtanong kasi si Tessie patungkol sa ating worship. Napansin ko din, Alfaro Family ng ACC Metro, si Sam Martinez ng ACC Maragondon, Cherry Soriano ng Bulacan. Hi, Cherry! Well, of course, masipag natin pastor, si Pastor Fair at ang family niya sa Laguna. Hi, niyo dyan sa Mondo. Pangasinan. Pangasinan, sa Tarlac. Nakita ko sila Jasmine Celso, sila Baki Bakyal. Nakita ko dyan iba pa mga pangalan. Gusto ko sana isa-isahin kayong lahat. Pero mauubos yung ating oras. Pero sa inyong lahat, praise God sa inyong pag-join sa ating worship. And by the way, gusto ko rin batiin ang birthday celebrants natin ng June. Sa lahat ng merong magse-celebrate ng kalakarawan, praise God sa inyong mga buhay, mga anak.
Well, ngayon naman po, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At nais kong mag-request, lahat tayo ay mag-focus ngayon sa kanyang mga salita. Iwasan muna natin mag-usap sa ating mga comments, magbatian tayo. Mamaya, gawin po natin yan. Ang comment natin hanggat maaari ay may kinalaman sa ating pag-uusapan ngayon na salita ng Diyos. Amen ba mga anak? Para yung salita ng Diyos ay maging talagang mabunga sa buhay natin at ang Panginoon ay matuwa sa ating lahat. Alam niyo po, sa pag-uusap ng mga pastor bago mag-end ng 2019, nagkasundo kami na balikan natin sa taong ito ng 2020 yung mga itinuro ng Panginoon sa atin bilang church na malinaw na kanyang gustong ating gawing direction ng mga panahon ngayon. At maging ngayon, magandang balikan ang patungkol po dito. Kaya nga po, sa month na ito ng June, ay ating pong pag-uusapan ang good health and long life. Ilagay po natin ng title ang ating tema ng June, enjoy life. Wow! So, kung maging bihin ng buhay, that's the plan of the Lord for all of us. Alam niyo, hindi ko po yung makakalimutan, many years back, hindi ko matandaan yung eksaktong panahon na taon, pero ako po yung naliligo noon na biglang merong nag-drop ang Panginoon sa aking spirit. Ang tanong ng Panginoon na ito, o yung kanyang sinabi ay ganito, sa palagay mo ba, anak, pakikinggan ko ang inyong mga panalangin patungkol sa kagalingan kung hindi aayusin ang style ng pagkain ng iyong church. So, I really am jolted about that. And I sense, merong gustong gawin ng Panginoon sa akin at sa ating church. And I realize, ang ibig sabihin ng Panginoon noon, pag-aralan natin paano ba mabuhay na medyo mahaba at paano ba magkakaroon tayo ng good health sa buhay natin at mag-enjoy ng ating buhay. Alam nyo, sayang naman, ano po, minsan lamang tayong mabuhay sa mundo, edi pa tayo mag-enjoy. I-remind ko lang na ang buhay natin ay one take lang. Ibig sabihin, walang replay at walang take two. At kapag nagkamali ka, ay pwedeng burahin at ulitin na naman. No. At ayaw natin magsisi tayo sa huli. So let me read to you our text for today. At marami pa ibang mga text ang ating pong tutunghayan. Pero para sa ating pong time na to, John chapter 10 verse 10. Sabi dito, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sa Tagalog po, maganda rin. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Take note, mga anak, mga kapatid. Gusto ng Diyos, mag-enjoy tayo sa ating buhay. Another one. 3 John chapter 1 verse 2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Again, Tagalog. Mahal kong kaibigan, itinadalangin ko ikaw ay nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad na iyong buhay spiritual. Ang paksa po natin, to be exact, today, secrets for longer years. Yes, let me read it. Secrets for longer years. Sa Bible, makikita natin ito sa Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Isa pong reward ang mabuhay ng mahaba sa mga tao, mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya. Take note, mga kapatid. Yes, it is associated with honoring parents. But also, let me just say this, na yung pong Ten Commandments, kapag inobserbahan daw, ginawa, matapos marinig at mapakinggan, at ating sasakatuparan sa ating buhay, ay merong matinding blessing sa buhay natin. Alam nyo, sa Biblia ay ganito, ang mahabang buhay ay hindi lamang associated with number of years, but quality of years as well. Since we are God's people, we can believe for longer years. Wonderful years, exciting years in our life. But there are things we need to consider for this to come true. And that is why I want to give you four simple points today. Number one, good sleep. Number two, good exercise. Number three, godly life. And number four, good food. Good sleep.
let's discuss this as my point number one. Pero po isang hari daw, one time, ay nag-initiate ng contest sa isang sa kanyang kaharian. Sabi niya, sagutin niyo ang katanungan nito at ang matindi ang magiging sagot ay may matinding pabuya. Ano ang tanong? Ang tanong na ito, ano daw ang pinakamagandang experience na pwedeng maranasan sa ibabo ng lupa na magdadala ng matinding kagalakan sa buhay ng isang tao? So yun ang tanong. So ang dami pong sumali doon sa contest na to, ang mga sagot, pag marami kang pera, magiging mag-i-enjoy ka ng buhay mo. Ang iba naman ang sagot ay, pag meron kang ka-partner, lalo na nga kung marami kang partners, mag-i-enjoy ka sa buhay mo. Meron naman iba nagsabi, nako, ang maganda, matindi, pag marami kang pagkain, at laging sagana ang iyong hapagkainan, yun ang maganda at matindi buhay. Pero alam po nyo kung ano yung nanalo, yung isang, na ang kanyang sagot na ito, ang isa pong masarap na pagtulog, ang siyang magandang karanasan sa buhay. Nakumbisi po yung hari at siya ang binigyan ng reward. Alam niyo mga kapatid, mga anak, kapag ang isang tao ay naging gising na wala siyang tulog sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, alam niyo mangyayari sa kanya? There will be big trouble in that person. Sa totoo lang, ang pagkain kahit tatlong araw na wala kang kainin, inom ka lang ng tubig, ay magiging maganda at maayos sa katawan mo. But not without sleep. Pag hindi nakatulog ang isang tao, tagilid at delikado iyon. Ang isang tao na hindi maayos ang kanyang pagtulog, ay nailalagay sa panganib ang kanyang buong pangatawan. Ano ba ang design ng Diyos sa sleeping pattern na makikita po natin? Well, ako po, simpleng tao lang po ako. At simple ang aking pananaw. Kapag ka po ang araw ay lumulubog na, ibig sabihin, maghanda na po tayong matulog. Kapag ka araw naman ay sumisikat na, ang ibig sabihin, dapat na tayong gumigising. Kapag tayo po ay natulog, kinakailangan 7-8 oras ang nararapat daw sabi ng mga experts upang ang ating katawan ay maging maayos sa kanyang kalusugan. Ilan ang isang tao na ma-deprive ng tulog ay nagiging irritable. Wala sa hulog ang pag-iisip. Kung minsan depression ay madaling makapasok at mga karamdamang pangkatawan ay pwede rin pong maging malaking suliranin later on. Sleep deprivation is unhealthy. Alam nyo ha, anak, mga kapatid, sa totoo lang, ako po ay hindi talaga in favor of graveyard shift na tinatawag. Sa tingin ko po, simple lang di po ako mag-isip, yung graveyard shift ay papunta talaga sa grave. Kaya nga yung aking anak, na bunso, si Isa, nung siya po ay nagtatrabaho, at sabi sa kanyang trabaho noon ay hindi siya ma-schedule sa mga gabi at yung hanggang madaling araw, pero nilagay po siya sa schedule na pang gabi. Sabi sa kanya, anak, mag-resign ka na lang. And she did. Ano nyo, meron naman mga iba, mga maraming tao, hindi naman naka-assign sa graveyard shift. Pero sa totoo lang, ayaw naman matulog ng maaga at sa gabi, sobrang babad sa pagpupuyat. At kung matulog, ay halos madaling araw na rin o gabing gabi na. That's not good. There will be consequences later on. Your health is in danger. So you need to do something. And let me give you some simple points, suggestions. Number one, have a good pattern in your sleeping. Sleeping is a habit. Try to go to sleep and get up at the same time every day. Sleep early, not late. Sabi mo sa katabi mo, not late. Okay? Good time to sleep is between 9 to 10 p.m. Alam nyo, kadalasan ang nagiging problema nga ng marami ay yung kanilang panunood ng TV, ng teleserye, at iba't iba pa. Meron po akong isang tip sa inyo. Madali lamang pong pindutin yung remote control ng TV. Pakiabot mo anak yung remote control. Alam po ninyo, madalas, ang problema lang ay paano ito papatigilin. Simple lang ho. Lagyan nyo kami nyo dito sa red circle na to, tapos sabay pinto. Tulog na ang TV. At pwede ka na rin matulog. Alam nyo mga anak, napaka-importante talaga, please do remember, we need to have a straight 7 to 8 hours of sleep.
And the best time, sabi ko kanina, to sleep between 9 to 10, and the best time to be awake is 5 to 7. Isa po, importante din, try to darken your room. Kasi po, pagka madilim, ay mas madali po tayong madadalaw ng antok. Kaya nga, ang suggestion din po, pag meron laging TV bukas, at yun ay maliwanag, that will make you talagang awake. Usually naman kasi ngayon, ang mga palabas ay hindi naman relaxing. Talagang nakaka-gising sa bawat isa sa atin. So, we have to avoid it. And also please, be smart and be smart about what you eat and you drink. Limit coffee and avoid big meals at night. Fix your bed about 9 p.m. then lie down, close your eyes, and have a good rest. Pero but not now, ha? Mamaya gabi. A simple point is this. If you want to really live longer, enjoy your life, malaki pong factor dito ay ang iyong pagtulog. Please remember that. Number two, na importante po sa buhay natin para tayo po ay maging maayos ang ating kalusugan, good exercise. Sabihin po natin yan, good exercise. Lagay po nyo sa inyong comment, good exercise. Para po dumiin sa ating isipan. Bakit po? There is one rule of thumb we ought to remember. Anything you don't use is put to waste. Madaling masira, madaling mawasak. Magtataka kayo. Bakit pag ang bahay ay hindi ho tinitirhan, eh madali po siyang masira. Ganun din sa katawan natin. Pagka hindi po natin ginagamit ang ating katawan at mag-exercise, mas madaling humina at madaling magka-problema. Pansinin niyo po ito, Genesis chapter 2 verse 15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. To work it and take care of it. Ano po ibig sabihin? Mag-work out. So ibig sabihin mo, pag tinarbaho mo yung garden, ano mangyayari? Papawisan ka. Bakit di kaya na lang yung wala na lang gagawin si Adan at si Eva? Hindi ho ganun. Work is very much biblical and needed. Do you know that the biggest part of your organ, of your body, biggest organ of your body, alam niyo kung ano po? Skin. You also know ang daming butas ng skin mo. At para saan ang butas niyan? Well, I believe ang isa po dyan ay daanan ng pawis ang iyong skin. Remember, pag di ginagamit, madaling masira. There was one time na hindi ko po itong kwento na ito, isang pilot na nakipag-usap sa mga pasahero niyang Chinese na matatanda. Na-intriga po kasi siya kasi mga about ages 70 to 80 na itong mga Chinese na to, pero ang lalakas pa. So hindi po siya mapalagay, nagtanong po siya sa kanila at ang kanya tanong, ano ba sikreto ng inyong robust health? Sabi po ng mga Chinese na to ay ganito. Kami bilang Chinese, mapapansin mo yung aming baba. Pag nagpagawa kami ng bahay, baba, andun ang negosyo. Yung second floor, nandun ang kitchen at dining. Yung third floor, nandun ang living room. Yung fourth floor, nandun yung aming talagang pahingahan o tulugan. So, nangyayari sa amin, sa anong mga Chinese ato, up and down sila, walang elevator. And that helped them in their good health. According to health experts, it is good for every individual to take note of this, take 10,000 steps every day for good health. Hindi stationary ka lang. Dapat kilos ka ng kilos, lakad ka ng lakad. So kami din, ni Mrs., ni Mother Tesnyo, ay nag-decide na yung aming room ay sa pang-apat na palapag ng aming bahay. We need to discipline our bodies if we want to live longer. Kailangan lumabas ang mga pawis sa biggest organ of your body, your skin. So, if I may suggest this, kung aakit ka ng second or third floor, don't use elevators. Walk. Instead na magpadyak, little mo dito sa tanyag, maglakad ka na lang. Nakatipid ka na, nag-exercise ka pa. Do a stationary bike in your home. Do something. Schedule this exercise to become part of your routine. You need it. And discipline yourself about this. Alam niyo po, kung po pwede, mag-zumba tayo. Kung pwede, maglakad talaga.
You dance if you want, at least 3 times a week. And again, let me say this. Yung exercise na hindi ngayon gagawin, tapos isang buwan, isang taong titigil, no. This should be maging talagang regular part of our life. And that is, if you just want to live longer and enjoy good health. And I know you do. So, importante, good sleep. Pangalawa, good exercise. Pangatlo, godly life. This is non-negotiable. Do you know that your heart, yes, is not designed to harbor hatred, bitterness, or unforgiveness? When we do, we put our health at a very grave risk. There are so many viruses that are lurking out there. Right now, ang ating kinakalaban ay COVID-19. Pero, well, we said, memorize Psalm 91 kasi napakaganda po nito tungkol sa paglaban sa mga pestilences and plagues. And let me read verse 14 up to verse 16 of Psalm 91. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Take note, verse 16. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Napasin po ba ninyo yung promise? Long life. Kanino? Doon po sa lumalakad na nagtitiwala sa ating Panginoon. Also, if you take note, the Book of Wisdom, Proverbs, tells us that indeed living wisely or godly brings good health and long life. I will read some of those verses in the Book of Proverbs. Proverbs 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and discipline. Proverbs 1, 32 and 33. For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear of harm. Wow! Proverbs chapter 3, verses 7 to 8. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring, take note, health to your body and nourishment to your bones. Ang ganda po ng message, Bible translation. Don't assume that you know it all. Run to God, run from evil. Your body, sabi po dito, will glow with health. Your very bones will vibrate with life. Wow. Another one, Proverbs 21, verses 16 and 21. A man who strays from the path of understanding comes to rest in the company of the dead. He who pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Nakakatuwa po, sabi po ng Biblia, napakaganda po ng mga pangako. Kapag ang isang tao lang daw ay lalakad sa landas na inihanda ng Panginoon, landas ng katwiran o godly life, ang buhay po na mahaba, ang buhay na masagana, ang buhay na pinagpala ay susunod sa tao yun. Proverbs 14, 27 and 13. The fear of the Lord is a fountain of life, turning a man from the snares of death. Verse 13. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Mga anak, mga kapatid, do you want to enjoy good health and long life? Godly living is paramount. Living godly ensures good health, long and satisfying life. Godly life and good health are two sides of the coin. One cannot live without the other. You want to have good health? Enjoy long life, ulitin ko. Live godly. Number 4. Ikaapat na puntos. This is my last point. Good food. So, if you want to live longer, una natin nakita. Ano sabi natin? Good sleep. Pangalawa, ayun nakita natin. Good exercise. Pangatlo, godly life. And pangapat, good food. I asked you last week, how do you want to live this world? What age are you ready? Did you ask God and pray
for this once in a lifetime experience? I mean, nag-pray ka na ba sa Panginoon kung anong gusto mo lumabas at umalis ng mundong ito, paano ka mawawala o mamamatay? Alam nyo, may mga importanteng bagay dapat ipag-pray. Napakahalaga po, paano tayo alis ng mundong ito? Napakahalaga po, pag-pray natin yung partner ng ating mga anak, halimbawa. Kaya kami ni Tessie noon pa man, bata pa yung aming mga anak, nag-pray na kami, Lord, bigay niyo po sa kanila yung pinakatamang kapartner sa buhay. By the way, na-suggestion ko po yan. Kung meron kayong mga anak, kahit mga baby pa lang, bago sila, isa po sa pag-pray ninyo, Lord, makita po ng aking anak ang tamang kapartner sa tamang panahon. Napaka-crucial po ng kapartner sa buhay. Kung paano din napaka-crucial na tayo po ay manalangin sa Panginoon, paano tayo aalis ng mundong ito? Alam po nyo, sa akin po naging karanasan kasi, ang tatay ko po ay namatay ng cancer. In fact, din naman po ang tatay ko, pati ang aking bunsong kapatid na si Maribel. Tatay ko namatay, 54 years old, cancer of the pancreas. At si Maribel na aking kapatid, cancer of the breast. So, sabi ko sa Lord, Lord, pag-alis ako ng mundo, please, not by sickness, not by cancer. I pray to God that way. Do you know that the records of death in the past years, according to NSO, at yung kanilang sanhi ng pagkamatay ay ito. Tinignan ko po yung record, halimbawa, ng 2016. Sa pagkakabasa ko po, out of 582,183 na namatay, ito po ang pinaka number one, number two, at mga number three na kadahilanan. Una, ischemic heart disease. Pangalawa, cancer. Pangatlo, pneumonia. Pang-apat, at iba pa mga sakit, cerebrovascular diseases, diabetes mellitus, other heart diseases, respiratory tuberculosis, chronic lower respiratory infections, and etc. In other words, the top three causes are issues of health. Top three. Pang-apat lang po yung accident na naging sanhi ng kamatayan ng iba. Every 1 minute, sabi ko ng estimate ng PSO now, isang Pilipino na mamatay. At hindi lamang ho ito. Sa ating daw pong record ngayon, out of 3 people, ang isa ho ay namamatay sa karamdaman, sa sakit. These 3 causes of deaths are due to unhealthy diet. Yes, factor din po ang DNA. Kaya lang po ang malaki pong factor kung bakit marami ang namamatay at nagkakaroon ng sakit, sa totoo lang po, ay bad diet, not good diet. So, sa ating pong pag-aaral dito sa pang-apat na puntos, let me give you menu for good health and long life. Sabi ko ng ulit ko ang Exodus 20:12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. It is not just long years like what I said, but satisfying years. It covers your pocket, your money. It means good health also. By the way, aanhin mo ang pera at anointing sa ministry kung bedridden ka or may big problem about health. At sa totoo lang, pwede ubusin ang pera mo ng issue ng health. At nakakalungkot po yun. Imagine ang tagal mo nagpakahirap, nag-ipon ka ng pera, and all of a sudden, basta mauubos lamang siya dahil sa sakit. Kaya nga, dahil lang po dito makikita natin, ang Diyos ay nagbigay po ng clear instruction or menu na dapat po natin i-consider na ating kakainin. Wala ko akong time basahin, pero if you have time mamaya, basahin po yung Deuteronomy chapter 14, 1 to 20. At dito makikita natin yung mga pagkain na sinabi po ng Diyos na huwag po natin kakainin. Halimbawa, halimbawa lang po, yung karne, kung pwede po yung baka, pero isa pong matindi ho dito ang binanggit, ang baboy ay hindi dapat kinakain. Marami po dito mga binanggit na mga isda na dapat ay mayroong kaliskes, pag walang kaliskes, ay huwag po natin kakainin. Pati mga ibon na dapat kainin, yung insekto na dapat po natin kainin. Wala na po akong masyadong time para isa-isahin po siya. Pero gusto ko po inyong tingnan, kasi po sa atin, ang malaking issue natin dito
yung baboy, you know, yung hipon, yung supo, yung puset, etc. Pag pinansin po ninyo, ito po yung pinagbawal sa Old Testament. Ay bakit kaya po ito pinagbawal ni Lord? Killjoy ba si Lord? No. You know, alam ng Diyos ang component ng katawan natin. Alam ng Diyos kung anong mabuti para sa katawan natin. At dahilan sa kanyang konteksto na gusto ng Lord na mabuhay tayo ng mahaba at malusog, kaya nga sinabi ng Panginoon sa bansang Israel, ito mga pagkain na good for your body, that you, as you observe this, you will live longer and you will live healthier. Alam po ninyo, totoo po yun. Uulitin ko po. Noong araw po kasi, isa sa mga gustong-gusto ko namin pagkain, ako mismo, gustong-gusto ko ng adobong puset, gusto-gusto ko yung crispy pata, o crispy pork chop, yung bang napakalutong, sasawasaw mo sa mangga na merong kamatis at bagoong. Wow, talaga naman, mapapadami ka ng kain. Pero alam po ninyo, sabi ko sa inyo kanina, the Lord dealt with us many years ago, I think more than 25 years ago. Sa pag-aaral ko po, na-realize ko, kung ito'y pinagbawal ng Diyos Old Testament dahil masama sa katawan ng tao, eh bakit ngayon, eh kinakain ng tao, hindi na ba ito masama sa ngayon sa mga tao? No, masama pa rin po. And I believe if we would like to consider living healthy and living a good life, ang isa pong paraan, mag-ingat po tayo sa ating pagkain na naging ating ugaling kainin. Alam po ninyo, sabi nga sa inyo kanina, mga more than 25 years ago, nag-ingat na po kami sa pagkain ng mga ito. Alam niyo po, kung hindi namin ito ginawa at hindi kami nag-ingat, I can tell you this. Baka ngayon ho, ay isa rin kami sa mayroong tinatawag na maintenance medicine. Baka ngayon ho, well, baka actually, baka wala na nga ako dito ngayon. Dahil ang aming history ay history na mayroong may kinalaman sa sugar problem, sa hypertension problem, cancer problem. Pero, praise God, age 69, by the grace of God, up to now, ay wala pa rin pong maintenance medicine. Bakit ito? Because we decided mag-ingat sa aming kinakain. Yan yung mga kapatid, nakakalungkot nga na ngayon, marami sa buhay ng tao, hindi ko alam. Pero tanungin niyo po yung sarili. Baka marami po sa tao, baka kayo din po ay kasama dito, ang laki ng inyong gastos sa maintenance medicine o kaya sa mga issues of health. Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot nga, mayroong mga tao na nagkaroon na yata ng kaisipan, well, talagang ganyan, pag tumatanda ka, magkakasakit ka na. Hindi po necessary yun. Kasi yung ating immune system na nilagay ng Diyos sa atin ay pwede pong labanan ng mga sakit at karamdaman. Yung alam ang kinakailangan natin tulungan ang ating mga sarili. Sabi naman ng iba, ay, pastor, talagang ganyan, pag tumatanda ka, nagkakaroon na ng kahinaan, nagkakaroon na ng sakit, pero meron naman mga gamot. But let me tell you about this. Doon sa aking limited na pagkakaintindi, ang lahat po ng gamot ay meron po mga side effects. Kaya ginagamot niya ang isang sakit, pero maaaring palalain niya ang ibang problema sa katawan mo. Halimbawa, pain killers. Yan, tinatanggal niya ng pain, pero sinisira ang iyong kidney. So mga anak, mga kapatid, be careful of what you eat. Bawal po magkasakit. Sabi po na isang advertisement. Magastos po. So, ingat po sa ating pagkain. Kailangan din po to build strong immune system. Alam po nyo yung issue ng COVID-19 sa unang yugto nito at pasok sa ating bansa. Medyo nakakahilo yung mga announcement. Minsan yung mask, meron daw tamang pagsusuot at mali. Merong maling mask at meron din tamang mask. Well, ang daming mga naging issues. Pero sa totoo lang, ulitin ko po. Ako po simple mag-isip. Iniisip ko po, kapag malakas ang immune system mo, kayang labanin ito mga virus. So, importante, bawat isa sa atin, malakas ang ating immune system. Paano po natin mapalakas sa ating immune system? Well, of course, vitamin C, inom ka ng maraming tubig, at again, babalik po yan, good food. Good diet. And in line with that, nice ko rin po sabihin, kung magagawa po natin, napakainit po ng panahon natin ngayon, totoo po yun.
At ang sarap-sarap po, sa totoo lang, uminog ng soft drinks, ng mga malalamig na inumin. Pero do you know, na ang soft drink ko, lalo na, ay puro sugar. It is better that you drink water, plain water, not soft drink. O kaya, po, kung pwede po, huwag kayong uminom ng malamig, kundi warm water. Soft drinks are high in sugar content. Sabi na iba, ako, pastor, kaya nga, ang iniinom ko, Coke Zero. Ha, alam mo ba ninyo, kahit yung Coke Zero, kala nyo zero sugar? That's not true. Maging milk tea, mga kapatid, iwasan po natin. Well, pwede siguro paminsan-minsan. Huwag madalas, o huwag araw-araw. Probably, if you will take the suggestion, once a week, para lang ikaw ay nakakainom din. Pwede, marahil po yun. Alam po ba ninyo mga kapatid, mga anak, one major problem arising today is about sugar problem or diabetes. One out of five among Filipinos, take note, are diabetic. 2017 survey. It is rising drastically. I read one time in some articles of FB that it is now 4 out of 10 people ay may problem sa diabetes. Imagine, 4 out of 10. Kaya nga, mapapansin ninyo, why is it the dialysis centers are sprouting up? Bakit madaming nagiging dialysis center? It is because maraming pasyente. Children as well as adults are having this issue. Mga anak, ikaw ay merong anak na inaalagaan. If I were you, I would like to encourage you, huwag mong payagan na lagi merong sugar at kanilang kinakain. Huwag mong payagan na puro may kinalaman sa sugar problem ang diet na inyong family. At nakakalungkot ko ito na sa maraming mga pamilya, hindi natin alam, unti-unti nating nilalason ang ating mga anak na ating mga minamahal. Ngayon lang siguro, ako'y magtatanong sa inyo, ilan ba sa inyo ang mayroong problem sa sugar? Well, mamaya, magpipray po tayo. Wala naman po imposible sa Lord. Pero sabi nga po ng Lord one time sa akin, anak, paano ko pakikinggan ang prayers ng aking mga anak kung hindi na aayusin ang kanilang pagkain? So if you have problem right now, we will pray to God. Kahit naman ang Lord magpagaling. But, dapat meron po tayong commitment na sasabihin natin sa Panginoon, Lord, aayusin ko po ang aking diet. So, sa rin po, pwede kong i-suggest, avoid only rice restaurants. And rice opens only sicknesses. If done consistently. Bakit ito? Kasi pagka marami talagang kanin, sugar po yan. Maraming nagalit kay Senator Villar, Cynthia Villar, i-suggest niya yung tungkol sa batas, and rice. Pero alam niyo, ang ganda ho sana nung isa batas. Kaya lang, ang mga Pilipino ay hindi sanay at hindi disciplined in this area. Also, nice ko rin po yung mungkay. Huwag ko kayo lagi nag-buffet. Kasi ang tendency kapag kumain ka sa buffet restaurant, ay sulitin mo yung bayad. Kahit busog ka na, tira pa rin ang tira ng kain. And that endangers your health. Also, let me say this. Be wise in celebrating birthdays. Ecclesiastes said, there is a time to be born and a time to die. Sa tingin ko po, ang maraming birthday celebration today ay minamadali yung a time to die. Huh? Yes. Bakit ko nasabi yan? Tatanungin ko kayo, sino po may sabing dapat merong cake sa birthday? Cake. Anong laman yan? Halos sugar. Sino may sabi dapat pang merong birthday may ice cream? Huh? Ice cream ay puro sugar din halos. Sa totoo lang, bawat birthday, gusto kayong bigyan ng wisdom dito. Bawat birthday ay signal na nabawasan na naman ang isang taon ng buhay natin. Ano po ibig sabihin nun? Hey, have wisdom here. Take note. Bawat birthday ay ibig sabihin, isang taon na naman nabawasan ka ng buhay sa mundong ibabaw. One year na naman ang nakalipas sa buhay mo. Which means, papalapit na tayo doon sa tinatawag ng Ecclesiastes, a time to die. Well, hindi po ako nananako. Nagpapaalala lamang po ako. Bakit po? Kasi gusto po ni Lord, mag-enjoy tayo ng good health
and long life. But we need to consider these items if we are to enjoy good health and long life. Also, please let me say this. Alam niyo, maganda po na tignan natin ang mga worst food na hindi po natin dapat pinapakain sa ating mga anak. And you will be surprised, akin sasabihin po sa inyo. Hot dogs. Hindi po maganda ang hot dog sa mga anak natin at maging sa atin mismo. Instant noodles. Ang daling iluto. 1 minute, 2 minutes, parang kaisarap. Meron ka ng mainit na sabaw. Pero ang dami pong mga content na hindi maganda para sa inyong katawan. Avoid reusing oils. Pagka kayo po ay nagluto, dapat ang mantika ay isang luto lang tapos itatapo na po. Huwag ho niyong gagamitin muli. Dahil yan po ay hindi na nakakatulong sa ating pangatawan. So, if you want to live longer and live healthier, well, para huwag din tayo magsisi sa huli, mga kapatid, mga anak, remember this. Good sleep, good exercise, godly life, and good food. S-E-L-F, self. So, as I close and give you this challenge, as I conclude, God wants you to enjoy your life. God wants me to enjoy good health. And I can tell you, by God's grace, every time na meron ako opportunity mag-reflect sa mga years na nakalipas sa buhay namin, every time natitingnan ko na, salamat sa Panginoon, kaya pang maglakad, kaya pang mag-travel, kaya pang gawin ang ministry even at the age of 69, I can tell you, it was because many years back, God dealt with me and dealt with ACC about good health and long life. Mga anak, enjoy your life. And we can only enjoy it if we put discipline in our lives. Umpisahan po natin ngayong gabi. Alas 9, mahiga na po kayo. Huwag po kayong matuto at huwag po natin payagan. Kayo at ang inyong mga anak ay gising pa hanggang alas 12, alas 1, alas 2, alas 3. It's bad for your health. Kung po pwede din po bukas, let's do exercise. Magpa-araw po tayo. Payagan natin na may vitamin D na pumapasok sa ating katawan. Pabisan yung ating katawan. Let's do something. Let's move. Let's walk. And, of course, live godly. May mga dapat patawarin, patawarin po natin. Huwag po tayo magtanim ng sama ng loob sa ating puso. It's always good to love people. It's always good to walk with God. And of course, take good care of what you eat. Lahat doon na pumapasok sa ating bibig ay ating pong ingatan na hindi makakasama sa ating kalusugan. Alam niyo mga kapatid, if you take these simple tips today, I can guarantee you, 5, 10 years, 20 years from now, and you look back and you will say, ay salamat, natuto ako sa tamang pwedeng pamumuhay na magpapahaba ng buhay ko. Papasalamat ka na ikaw ay hindi, well, walang maintenance sa iyong buhay. Papasalamat ka na wala kang grabe major na mga sakit sa katawan mo. But because one time, one day in your life, when the Lord reminded us, as God's people, hey, you can enjoy good health, you can enjoy long life, but you need to do something. At ano yung something na yung self? Good sleep, good exercise, godly life, and good food. Amen? I will pray now. As I pray, I want to ask the Lord to heal you of your sicknesses and diseases. Pero yung nga po, dapat magkaroon tayo ng commitment ngayong oras na ito, ayusin natin ang ating buhay. Kung ikaw ay mayroong karamdaman ngayon, let's believe for a miracle. Right now, tumindig ka lang sa iyong kinaupuan, taas mo yung mga kamay, bilang pagiging sa Panginoon, and we will ask God for healing for you right now. Kung di ka nakakatulog, I will ask God to give you good sleep. And I will ask the Lord to touch you and heal you today. Let's pray. Lord, dumadalangin po ako ngayon sa bawat isa na narito. Ibigay niyo po, Panginoon,
ng kagalingan sa mga may sakit. Naniniwala kami, wala po imposible sa inyo. And right now, we are declaring, O God Almighty, yes, we will take good care of our bodies. Minsan lang kami mabubuhay sa mundo, and we are determined, Lord, to live and enjoy this life through you. At Panginoon, nagbibigay kami ng commitment, ayusin po namin ang dapat maayos sa aming pagtulog, maging sa aming diet. And today, I just pray, Lord, that your healing flow right now to your people. Right now, heal your people. In the mighty name of Jesus, let the blood of the Lamb heal your people. We believe that by your stripes, we believe that we are healed. We claim it now. We claim it now. Anak, kapatid, tanggapin mo ang pagkapagaling ng Panginoon sa oras na ito. Maramdaman mo paghipon ng kanyang makapangyarihang mga kamay. At ikaw ay mabuhay ng mahaba, malusog, at ma-enjoy ang buhay sa mundong ibabaw. In Jesus' name, Amen. Now, speaking about enjoying life, alam nyo, lalo sa aming mga panauhin, first time mo lang marahil nakasama ngayon, nais ko po sabihin sa iyo ito. Ma-enjoy mo lang ang buhay mo, una kung mayroong proper relationship with Jesus. Kasi ano ba yung proper relationship with Jesus na yan? Well, sinasabi ng Bible kasi lahat ng tao ay nagkasala, and because of that, ang lahat ng tayo hiwalay sa Panginoon. We call this ABCs of a good life. So, number one na dapat natin gawin, admit you sin against God. Romans 3:23. All have sinned and fall short of the glory of God. Ikaw, ako, lahat ng problema ng tao ay pwede mong matray sa kasalanan. Pero, hey, huwag ka mawala ng pag-asa. Merong ginawa ang Lord. Letter B. Believe God loves you and Jesus died for you. John 3 verse 16. For God so loved the world, He loves you, that God gave His only Son, Jesus Christ. He died on the cross. Sabi ng Bible that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. All you've got to do is believe in Him. Maniwala ka lang sa Kanya. Siya ang namatay para sa iyo. Siya ang naparito sa lupa para sa iyo. Siya ang napako sa krus para sa iyo. Siya ang namatay para sa iyo. Siya ay nilibing para sa iyo. At siya nagbangon muli sa mga patay para sa iyo. Believe that. And let us see, confess Jesus as your Lord and your Savior. It's not by religion, actually. It's not by doing good works, actually. Sabi ng John 1:12, but all who receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yes, the key to becoming a child of God ay wala iba kundi pagtanggap kay Jesus. And here is a good news for you. Pwede mong gawin ang pagtanggap ngayon. Actually, I can help you. Dahil nangyari na rin sa akin yan. Ginawa ko yung pagtanggap sa Panginoon, November 10, 1973. And if you want to receive Jesus now, I want to pray for you. Ang gagawin mo lang, kung gusto mong tanggapin ang Panginoon, pwede ka ba tumindi kung ikaw ay nakaupo? Tapos magpipray ako ng pagtanggap, sundan mo lang ito ng taos sa iyong puso. Okay? So, manalangin tayo ng pagtanggap, ipikit mo mata mo, sabihin mo lang ang ganito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo ngayon. Kinikilalang ako'y naging makasalanan. Kinikilalang ako'y nagkasala laban sa inyo. Patawarin niyo po ako. Sa oras kong ito, hinihiling ko ang paglilinis sa inyong banal na dugo sa buhay ko. At Panginoon, nakahanda po ako maglingkod sa inyo. Tinatanggap po kita sa aking buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. At ako po'y susunod sa inyo. Sa oras na ito, pinapahayag ko, kayo ang aking Diyos at wala nang iba. At sa inyo ay maglilingkod ako. Salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Simpleng panalangin yan, kaibigan, ngayon ay kapatid na kita. Pero sabi ng Bible, kapag ito'y ginawa mo sa buhay mo, tumanggap ka kay Kristo ngayon. Remember this day, June 7, 2020. Ito ang tinatawag na araw ng iyong birthday sa langit. At bilang ikaw ay nag-birthday na sa langit, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos, so ikaw ay aking kapatid ngayon. Yung mga kasama mo, kung mayroon kang kasama ngayon dyan sa bahay, sila'y tumanggap na sa Panginoon. Ngayon, hindi lamang kayo magkapatid, kasi kapatid mo sa laman, magkapatid na rin kayo ngayon sa Espiritu. And congratulations. And praise God sa pagtanggap mo sa Panginoon. So oras pong ito, aalalahanin po natin ang pinaka-grabing naganap sa kasaysayan ng buong mundo na ang Panginoong Jesus ay ipako sa bundok ng Kalbaryo. So kami po ay nagpahayag at nagsabi sa bawat isa, maghanda kayo na inyong
elements ng bread, and then red wine o kaya ay grape juice. Gagawin po natin ang ating communion. At nais ko pong basahin ang ilang pong talata sa Bible na makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 and following. 1 Corinthians chapter 11. At ito po ang ating makikita na sinasabi po ng Bible. 1 Corinthians 11 verses 23 to following. Let me read to you, mga kapatid, ang ating pong gaganapin ngayon, pag-alaala sa ginawa po ng Panginoong Jesus. Sabi po ni Apostle Paul, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.'" Mga kapatid, kung meron po naganap na pinaka-importanting incident o kasaysayan sa ibabaw ng mundo, wala na po pwedeng ipares, itulad, ikumpara sa ginawa ng Panginoon 2,000 years ago na siya mula po sa langit ay nagkatawang tao. Pagkatapos, gumawa po siya ng lahat ng kabutihan and then hinuli pa rin siya at pinarusahan, ipinako sa krus, pinaratangan ng kung ano, pero wala po siyang kasalanan. Siya ay namatay, inilibing, after 3 days siya nagbangon sa mga patay upang patunayan sa atin ang kanyang kamatayan ay para sa iyo at para sa akin. Kaya nga sabi ng Panginoon dun sa Lord's Supper, sa Passover, ito raw ay ating alalahanin. Ano nga ating aalalahanin? Yung ginawa niya na sakripisyo para sa iyo at para sa akin at para sa buong mundo. The sacrifice of Jesus, the coming of Jesus, changed the whole world. And today we are privileged to remember what He did on the cross. So please take a breath. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya ipagkanuloy, dumampot ng tinapay. Ito ay kanyang pinagpirapresto at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Kanin ninyo at gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Please, take the bread. Pagkatapos sinuwakan niya ang saro at sinabi, "Ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa amin." Please, drink. Napakabuti po ng Panginoon. Ito po'y sapat na ebidensya yung ating pong inalala. Gano'n tayong mahal, kamahal ng Panginoon. Na siya ng ating Diyos ay may magandang plano sa buhay natin. So please, mga anak, mga kapatid, whatever your situation is, just put your trust in the Lord. Just put your trust in the Lord and enjoy your life. Shall we all stand? Let me declare blessings over your life as we close this worship celebration. Taas po natin ating mga kamay in the attitude of receiving from God, because I want to speak that blessing over your life. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ako bilang lingkod ng Diyos ay nagpapahayag ng pagpapala sa iyo at sa iyong buong pamilya. Ang kapayapaan at kagalakan ng Panginoon, maging ang isang buhay na masagana, ay iparanas sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos ng todo-todo, upang ikaw din ay maging pagpapala ng sa marami pang mga tao sa pamagitan ng ating Diyos. And also I pray and declare, God's protection to cover you and the whole of your family members. No pestilence, no plague will come near you. I declare that to the glory of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, God's people say, Amen. God bless you. God richly bless you. Always remember this. This is your church, your home. Come and join us, because we are all for you.
We are all for Christ. Amen.